Dati sobrang takot talaga akong gamitin ang charcoal pencils directly on paper kasi parang napakahirap niyang i-blend at saka parang napakahirap niyang gamitin. Kaya ngayon iba gumagamit ng graphite o kaya dry brush technique o kaya charcoal powder para mas madaling i-blend. Pero nung natuklasan ko itong generous charcoal pencils, natuwa ako kasi napakadali talaga niyang gamitin. Panoorin niyo sa video na to kung gaano kabilis makagawa ng portrait using generous charcoal pencils. So kung charcoal portrait artist ka at medyo gusto mo ng something different and something easy to use and very quality, masasuggest ko na itry mo itong generous charcoal pencils. Kasi ito, hindi mo kailangan intindihin muna yung pag-blend o yung pagiging smooth ng iyong drawing. Although, kung gusto mo naman ng style na medyo rough, katulad dito sa simula ng ginagawa ko ngayon, pwede rin kasi ito yung parang expressive na style na or rough na drawing. So makikita nyo rito, hindi muna ako concerned sa mga sobrang liit na mga details at saka sa blending. Kasi dito sa generals, iisipin mo na lang muna sa simula, katulad dito sa simula ng aking drawing, iisipin mo lang muna yung pagbablock in ng mga shadows. Importante kasi ang shadow. Ngayon, dito sa generals charcoal, pwede mo itong gamitin sa white paper. Pero ako, I prefer to use it on gray toned paper kasi gusto kong ginagamit din yung generals na white charcoal pencil. Meron din kasi yung generals na white charcoal. So kasi, mas maganda yung contrast ng drawing kapag ginamitan ng white charcoal. Mas nagliliwanag, mas lumalabas yung lighting. Katulad ng sinasabi ko, with generals, hindi mo muna kailangan intindihin ang blending. Intindihin mo muna at this is initial stage of your drawing ay kung paano mo i-build ang iyong shadow at kung paano mo ilalagay ang iyong highlights. Pero later na yung highlights dito, tinitingnan muna natin yung shape nung buong face, pati na yung figure ng buong portrait natin. Ang maganda with generals, gaya ng sinasabi ko, you can start rough. Katulad dito, nakikita nyo, very rough, nakikita yung tooth ng paper, which is okay kasi ang importante dito, mabuild natin yung mga dark shadows natin. Dito, ginagamit ko ang 2B pencil kasi 2B, para hindi muna masyadong dark, ano? Kasi ayaw muna natin na maging sobrang dark naman siya. So this is the 2B. And then later on, kapag kinakailangan nating maglagay ng mas heavy na shadow, ay gagamit tayo ng mas mataas na grade, which is the 4B or 6B. Pero ito, gusto ko munang maporma yung aking drawing sa pamamagitan ng pagbablock in ng mga dark shadows. So ayan, nilalaktawan ko lang yung position ng mga highlights kasi later on, lalagyan natin siya ng white charcoal. So ito, ito yung 4B. So nakikita nyo, mas dark siya doon sa buhok tsaka sa damit. Para mas maganda yung paglalagay natin ng mga values, ano? Kasi importante yan para maging three-dimensional at nakaangat yung ating drawing. So ito na yung white charcoal. Very rough lang din dito muna sa simula. Ang importante, mapalabas lang natin yung mga highlights at saka yung mga shadows. So this is the rough version nitong ating generals drawing kasi hindi muna natin nga iniintindi ang blending because alam naman natin na if we want to blend later on ay super blendable itong generals. So ito yung rough, parang expressive style, pwede nang matapos dito kasi halos complete na siya at this stage kaya napakabilis ng drawing natin. But if we want to blend it, pwede rin naman natin gamitin yung realistic style. Ito, ibabrush na lang natin, ibeblend na lang natin ito katulad nitong ginagawa ko. So using soft makeup brush, ibeblend ko lang lahat ng layers na nilagay ko kanina. So I'm using two different brushes, isa para sa dark shadows at isa para sa light o sa skin tone. Kasi kapag ginamit natin yung ginamit natin doon sa mga darker shadows sa skin tone, baka masyadong maging madumi yung ating drawing. So nakikita nyo how easy it is to blend using soft brush dito sa ating generous charcoal pencils na hindi naman natin nagagawa on a regular charcoal pencils or masyadong matagal gawin ito kapag dry brush technique. Pero dito, dahil na-layer natin siya directly on paper, ngayon, ang problema na lang natin is yung pag-blend at saka yung paglalagay ng maliliit na details. Nakikita nyo ba how easy it is to capture the contrast, yung dramatic effect ng ating drawing using generous charcoal pencils on dito sa ating gray tone paper ng Strathmore. At napansin nyo, na napakaganda ng effect ng white, ano? Kasi parang kuhang-kuha mo talaga yung ilaw, yung lighting, kaya may dramatic effect yung ating portrait. So alam nyo ba, napakabilis kong natapos nitong drawing na to kasi hindi ako ng problema kasi directly kong na-apply si general sa paper at wala akong problema sa pag-blend. Kasi kung gusto kong gawing realistic, you can just use soft brushes para siya totally ma-blend na. At nakikita nyo ngayon na napakabilis talaga. 2 days ko lang itong nagawa at ilang oras lang din ang ginugol ko dito. So ito yung realistic, blended, smooth. Ito yung kanina yung expressive style. Nasa sa inyo na ko.